Kayo ba excited sa pagpasok po ng 19th Congress dahil nga nagkaroon na po ng ni Ali, bonggang-bonggang majority, super majority po? I'm very bullish about the second chance. No? Everybody does better for that second chance. You can ask Mira and Jason about it. But the second chance, definitely people do better. Uh-oh. And not only that, with 53% mandate, the second best since 1961. Mm-hmm. And they have super majorities in the House and the Senate. So you give, you combine and coagulate these four major, kikita mo na magiging mas solid po ang ating pong economic at saka national condition gawa po dito. So, pero depende pa rin po kung paano to isasagawa natin, how you forge it in the anvil of the national will into the correct policies in order to move this country forward. Very good. And how about po ngayon po, kasi sa Senado po kanina nabanggit na po namin yung mga position po, yung mga committee heads, no? In Congress po, meron na ho bang mga napipintong mga kongresista na mag-head ng mga ibang committee? Si Kong will keep, I think, will ways you keep and means, the ways no? and means, yung mga very, yung mga high profile, mga very powerful committees. Meron na ho ba? May balita may na ho. May supermajority kami. Kung sa supermajority, umabot po ng 304. Ang suportado po ang ating pong Speaker of the House na si Martin Romualdez. So, natingin ko, usually naman po, there is a process of negotiation. So, malalaman po natin as we cross over into July. So, wala pa. Marami naman po. Ibig sabihin, sa ngayon po, nasa proseso po namang vetting at saka siyempre, pagbabalansi po ng mga interest po ng mga iba-ibang partido na siyempre bumubuo po ng supermajority dyan sa House. Mm-hmm. So, sa ngayon po, hindi katulad ko, nung tinanong ko, siyempre, ang gusto ko lang ay manatili para may pagpatuloy po yung mga mahalaga, lalo-lalo man yung mga critical na mga funding expanding bills na nabitin po sa Senado. May apat po kami doon. Yung dalawa po noon, kailangan po para mas mapahusay, mapalakas ang ating balangkas ng ating pong fiscal structure. Uh-oh. Yung PITA at saka po yung National Valuation Service. Mm. So, yung dalawa po naipit doon. So, marami pa po ng mga bago na sa pananaw ko kinakailangan po para mas mapalakas po ang ating pong fiscal support sa mga aspirasyon ng ating bagong pangulo.